Lunch break na at usapan, kwentuhan at tawanan ng peg sa kantin. Ang saya-saya ng paligid, puno ng kwentuhan at halakhakan. Sina Chloe, Mika at Sarah enjoy na enjoy sa kanilang kwek-kwek at fishballs. Parang walang problema sa mundo habang sila'y nagkukwentuhan. Si Chloe, yung matangkad at mahaba ang buhok, laging napapansin dahil sa kanyang tindig at ganda. Siya yung ate ng grupo. Lagi siyang nandiyan para sa kanyang mga kaibigan, laging handang tumulong at magbigay ng payo. Uy, Chloe, tingin mo dali. Sabi ni Mika sabay turo sa kabilang table. May grupo ng mga lalaking nagtatawanan. Sino ba yan? Tanong ni Chloe, walang gana. May grupo ng mga lalaking nagtatawanan. Sino ba yan? Tanong ni Chloe, walang gana. Pero sa totoo lang, curious din siya. Tanong ni Chloe, walang gana. Pero sa totoo lang, curious din siya. Si James, yung crush mo, kinikilig na sabi ni Sarah. Napakunot no si Chloe, pero may konting ngiti sa kanyang labi. Si James, hindi ko na crush yun no. Tumawa lang sina Mika at Sarah. Alam nilang may crush-crush pa rin si Chloe kay James. Pero si Chloe, deadma lang. Sa totoo lang, hindi niya maamin sa sarili na may nararamdaman pa rin siya. Habang nag-usap ang tatlo, napansin ni Chloe na palihim na tumitingin si James sa kanila. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ayaw niyang mahalata ng mga kaibigan niya, kaya nagkunwari siyang walang pakialam. Pero sa loob-loob niya, kinikilig siya. Pagkatapos ng lunch break, naglakad na sila palabas ng canteen, bitbit ang mga kwento at tawanan. Tumunog na ang bell, hudyat ng panibagong klase. Pero sa isip ni Chloe, hindi pa rin nawawala ang ngiti at kilig. Alam niyang may special pa rin siyang nararamdaman para kay James. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ito. Habang papalayo, lumingon siya at nakita si James na nakangiti rin. Baka nga, may pag-asa pa. Sa kabilang table naman, kasama ng mga tropa si Carlos. Maliit si Carlos kumpara sa mga kaibigan niya. Pero wag ka, malakas ang dating. Palangiti at laging may baong kwento. Carlos, ikaw na mag 3 points, hamon ng isang kaibigan niya. Tayo naman si Carlos at kinuha ang bola. Sige ba, ako pa ba? Shush! Pasok ang bola sa ring. Naghiyawan ang mga kaibigan ni Carlos. Si Carlos naman, nagpogi sign pa. Ang galing mo talaga, Carlos, sigaw ng mga kaibigan niya. Napatingin si Chloe sa direksyon ni Carlos. Napangiti siya. Ang cute niya, bulong niya sa sarili. Simula noon, napapansin na ni Chloe si Carlos. Palagi niya itong nahuhuli na nakatingin sa kanya. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway, giningitian siya ni Carlos. Chloe, type ka ata ni Carlos. Tukso ni Mika. Hala, hindi ah, tanggi ni Chloe. Pero sa loob-loob niya, kinikilig siya. Isang araw, nilapitan siya ni Carlos. Hi Chloe, pwede ba ako magpatulong sa assignment natin sa math? Sige, nautal na sagot ni Chloe. Habang tinuturuan niya si Carlos, hindi maiwasan ni Chloe na mapatitig dito. Ang tangos ng ilong niya, ang ganda ng mga mata niya, at ang cute ng dimples niya. Kinabukasan, sinabi ni Chloe kay Mika ang nangyari. Hindi siya makapaniwala sa mga pangyayari kagabi. Grabe, Mika. Ang bait-bait niya pala talaga. Hindi ko inakala na ganun siya kabait at maalalahanin. Sabi ko sa'yo eh, type ka nun. Kilig na kilig, sabi ni Mika. Alam mo, Chloe, matagal ko nang napapansin na may gusto siya sa'yo. Pero biglang sumeryoso si Chloe. May isang bagay na hindi niya maalis sa isip niya. Pero Mika, pandak siya eh. So, ano naman ngayon? Tanong ni Mika. Nagtataka sa biglang pag-aalala ni Chloe. Eh kasi, mas matangkad pa ako sa kanya eh. Malungkot na sabi ni Chloe. Tumawa si Mika pero hindi niya maiwasang mag-alala sa kaibigan. Chloe naman,
Hindi naman basehan ang height sa love. Ang importante, mahal ka niya at pinapahalagahan ka niya. Saka ang cute kaya nila tignan. Yung tipong alalayan ka niya lagi. Napaisip si Chloe. Tama si Mika. Hindi ba't mas mahalaga ang ugali kaysa sa physical na anyo? Hindi naman mahalaga ang height. Ang mahalaga ay kung paano kanya tratuhin at kung gaano kanya kamahal. Ang mahalaga, mabait at mapagmahal ang isang tao. At sa huli, naisip ni Chloe na tama si Mika. Hindi dapat maging hadlang ang height sa pagmamahalan. Naalala ni Chloe ang mga masasayang sandali nila. Ang mga tawa, ang mga simpleng yakap at ang mga oras na magkasama sila. Lahat ng ito ay nagpapatunay na hindi mahalaga ang height. Sa halip, ang mahalaga ay ang pagmamahal at pag-aaga na ibinibigay nila sa isa't isa. At sa puntong iyon, napagtanto ni Chloe na handa siyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Sa tulong ni Mika, natutunan ni Chloe na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa height o sa anumang physical na aspeto. Ang tunay na pagmamahal ay nasa puso at sa kung paano nila pinapahalagahan ang isa't isa. At sa wakas, natutunan ni Chloe na yakapin ang kanilang pagmamahalan ng buong buo, walang alinlangan at walang pag-aalinlangan. Di ang pagmamahal hindi nasusukat sa height sa puso. Intramurals na. Kasali si Carlos sa basketball team. Siyempre, present si Chloe para manood at sumuporta. Mainit ang laban. Lamang ng 5 puntos ang kalaban. Nasa kay Carlos ang bola. Ilang segundo na lang ang natitira sa orasan. Tumalon si Carlos at sinuot ang bola. Buzzer beater, sigaw ng announcer. Panalo ang team nila Carlos. Nagtatalon sa tuwa si Chloe. Ang galing-galing ni Carlos. Pagkatapos ng game, nilapitan ni Carlos si Chloe. Para sa iyo yung panalo namin, nakangiting sabi ni Carlos. Dahil sa basketball game, mas naging close sina Chloe at Carlos. Palagi na silang magkasama, kumakain sila ng lunch, gumagawa ng assignments at minsan tumatambay pa sa park. Chloe, ang saya ko kapag kasama kita, sabi ni Carlos isang araw. Ako rin kas nahihiyang sagot ni Chloe. Chloe, pwede ba kitang ligawan? Tanong ni Carlos. Biglang natigilan si Chloe, hindi niya alam ang isasagot. Valentine's Day na. May surprise si Carlos para kay Chloe. Nasa rooftop sila ng school. Chloe, may sasabihin ako, sabi ni Carlos. May hawak siyang gitara. Kumanta si Carlos ng isang love song. Habang kumakanta, may mga lumipad na lobo sa langit. Sa huling chorus, may banner na bumagsak sa harap ni Chloe. Chloe, will you be my Valentine? Tumingin si Chloe kay Carlos. Sa bawat tingin, nararamdaman niya ang init ng pagmamahal na hindi niya maipaliwanag. Parang may koneksyon silang dalawa na hindi kayang sirain ng kahit ano. Nakita niya sa mga mata nito ang sinseridad. Ang mga mata ni Carlos ay parang salamin ng kanyang kaluluwa, puno ng pagmamahal at pangako. Naalala niya lahat ng masasayang moments nila together. Mula sa mga simpleng lakad sa parke hanggang sa mga gabing puno ng tawanan at kwentuhan, bawat sandali ay special. Yes, Carlos, sagot ni Chloe, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Yes, I will be your Valentine. Ang araw na iyon ay naging simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Niyakap siya ni Carlos ng mahigpit. Thank you, Chloe. Ang yakap na iyon ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. I promise I will never hurt you. Ang pangakong iyon ay naging pundasyon ng kanilang relasyon. Isang pangakong hindi mababalik. Simula noon, naging official na sina Chloe at Carlos. Ang kanilang relasyon ay naging inspirasyon sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Hindi naging hadlang ang height difference nila. Sa halip, ito ay naging simbolo ng kanilang pagkakaiba na nagdadala ng kulay sa kanilang relasyon. Sa katunayan, mas naging matibay pa ang relasyon nila dahil dito. Ang bawat pagsubok na dumating ay kanilang hinarap ng magkasama, mas pinatibay ang kanilang samahan. Ang sweet nyo talaga, tukso ng mga kaibigan nila. Ngunit alam ng lahat na ang kanilang pagmamahalan ay totoo at hindi basta-basta. Nginitiyan lang sila ni Chloe at Carlos. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Masaya sila sa isa't isa at yun ang mahalaga. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Pinapakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa taas o sa anumang pisikal na aspeto, kundi sa tibay ng kanilang damdamin at pangako sa isa't isa. Pinatunayan ni Chloe at Carlos na hindi basehan ang height sa pag-ibig. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Maliit man si Carlos, malaki naman ang puso niya.
At para kay Chloe, si Carlos ang kanyang maliit pero malupit na boyfriend. The end.